May ituturo ako sa inyo, mga cowboy. Paano ikabit ito? Yan, ah. Tingnan niya. Yan. Dalawa sila. Paano yan ikabit? Ito yung ano niyan. Sample, mga cowboy. Ito. 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 Yan. Ito yung ano niya. Kasi hindi pa naikabit. Ang name niya, Sigma LED. 285 yung price. Resist slim downline. So, parang pin light siya, mga cowboy. Pero nipis. Hindi siya mano dito. So, dito natin nalagay yan. Paano kay ano yan, install. Dito natin nalagay dyan. So, pisahan na natin. In 3, 2, 1. Woo! Una, mga cowboy, sukatin natin siya. Ito lang yung sukatin natin dyan, no? 15 cm. Kung ito naman, 15 cm rin. Dito rin, 15 cm. So, kwadrado, 15 cm. Pwede tayong gumamit ng ganito, mga cowboy. Halimbawa, itong hardplex na to. Kinating ko na siya ng 15 cm dito. So, dito na lang yung kulang. So, yan, no? Meron na tayong marking dyan, 15 cm, 15 cm. Putuloy natin to, mga cowboy. So, lagyan natin yan na ano. Putuloy natin to para ito na lang ang magiging ano natin guide. So, tara. So, yan. Putol na. Tanggal natin to. So, sukat yan. 15 na. So, 15. So, ito naman. Sukatin natin yung gitna niya para butasan natin. Para mapunta doon. Mapasok dito yung wire. At bago natin siya markingan. So yun, tara. So yan, mga cowboy. Meron na siya sa gitna. So butas na lang yung kulang. Ah. Yan. Tapos na. Lakihan lang natin konti, mga cowboy. So, yan na siya. So, mga cowboy, kung nakikita nyo, tingnan nyo kung ano yung magiging size niya dito. Kailangan talaga hindi mag-ano dito, mag-dukto. Ito yung tamang ano niya. Kasi yung i-ano lang doon. Ito lang yung i-imbit natin. May iiwan to eh. Kaya dapat ang butas ay kasing laki lang dito. Ito lang. Hindi natin sasahan ito. So tara, isahan natin sa pagbuto. Ito pala yung switch niya, mga cowboy, no? Para dyan. Pero ito eh, kaya may wire dito isa pa. Kasi tugang to. Yung isa niya, yun din, no? Yan sa cob light na yan. Ang gagawin natin, mga cowboy, papalitan natin to pag ano na, final na. Ngayon, mga cowboy, bago natin yan, ano eh, bubutasin. Kasi open yung conductor. Live to. Kailangan muna natin i-off yung breaker. Nandun yung breaker niya. Para safety tayo, magbutas dyan at magtrabaho, mag-splice, magdagdag ng ilaw dyan, mga kapoy. So, off natin yung breaker dito. Nandito yung ano niya, panel niya. No? So, off na natin. So, na-off ko na. Ngayon naman, trabahoy natin. Sukatin natin yung sukat niya, dulo to dulo. At dito naman, papunta dito. Para makita natin yung gitna, makuha natin yung gitna, mga cowboy. So, ngayon, mga cowboy, ano? Yan, wala na kuryente. Oo. Wala na. Conductor yan, mga cowboy, ha? Ingat, ingat tayo sa kuryente. Yan. Ito, mga cowboy, sa hindi pa nakatakip to, hindi pa nalagyan ng hardplex, sinabihan ko sila na maglagay dito ng paring para matibay yung ating ilaw sa gitna, no? Tsaka, yung ano niya, sinabihan ko sila na sintro talaga yung nilalagay yung ilaw. Kaya walang paring dito sa gitna. Walang paring dyan. Ang paring lang ay dito. Ito ang makikita nyo ng mga rivets. Yan o, dyan na paring yan. Paring yan o. Parang nakakwadrado rin siya, diba? Ito lang yung hindi. Then, oh, meron siya dito para ano. You know? Pero wala dito sa gitna. Kasi pinutol ko dito na area. Dito siya bago siya tinakpan. So, kailangan magsubaybay ka rin sa
magtira ng mga metal pa rin kasi para sa mga tsaka tulad ng mga chandelier, wala mang matibay yung chandelier mo, kailangan bago ito takpan dapat may matibay sa gitna para pagkapitan ng ating mga ilaw na mapipigat. So umpisahan na natin sa pag ano pag sukat at pagkuha ng gitna para mabutasan natin. So tara. So tama ito mga kubo, ito yung butas na final kasi yung sukat dito is 54 inches, so ang gitna is 27 yun naman, yun din, ito rin yung gitna niya. So talagang dito tayo mag-uumpisa. So kunin natin yung kinating kanina, tara. Tara, pasok natin to. Yan mga kaboy, namakingan ko na, yan o. Bago natin i-final sa pagkat ng mga kaboy, tingnan mo natin kung talagang straight na straight siya para final talaga, hindi mag ano yung ilaw kasi square siya eh. Kailangan pantay siya dito, pantay dito, pantay dito. Straight siya mga kaboy. So tingnan natin dito sa baba. Yan, straight siya. Mga watcher na yan o, mga subscriber yan. Yan mga kaboy. Straight na siya. So pwede natin siya umpisahan sa pag-cutting. Straight na yan. So, umpisahan na natin. Kayo bala mga cowboy, kung anong technique nyo sa pagbutas, no? Sa akin, ito lang kagat-kagat ng plier. Hanggang sa maubos yan, no? Kasi hindi natin malalaman kung may paring pa dyan, eh. Kaya ito muna, baka kung may paring, pwede natin siya ilipat. O pwede rin, wag na rin ilipat. Katingin na lang yung paring. So, ganun. Kasi square kasi siya, kaya ginagamitan ko na lang ganito. Ano siya, circle yung pin light eh. Madali na sana, kuha tayo ng ano, yung tawag doon, yung parang PPR tapos dalawang concrete nail, tapos ganun-ganun na lang para suntukin na lang butas sa radio. Paglingin, pag circle. So, square siya eh. Square siya mga cowboy, kaya ganito na mga cowboy ang mga galawan dyan, pag square. Yan o. Ay, si Kuya Sip! Ah, ganyan mga kaboy. Pag natanggal na itong lahat ng square niya, wala na. Pwede natin kapit yung ilaw. So, tanggalin ko muna ito ha. Napakahawoy, hawoy! Yan! Butas na mga kaboy. Ah. Kapag ganyan talaga yung mga pin light, napaka... No? Tagal butasin kasi dami nga tayo eh. Di katulad ng mga circle na pin light. Mabilis lang yun. Ito talagang... Yan o, may paring dito. May paring dito. Malapit lang. Yan, paring yan. So, lagay natin yung ilaw. Tara! Para hindi ka mahirapan sa pagkabit nito, no? Ito muna ang ikabit mo. Tanggalin mo muna ito. Yan. Ito muna yung ikabit mo ron para magaan. Kasi mabigat. Lagay mo doon. Kailangan mo na i-splice to. So, lagyan muna natin yung hiwa niya. Yan. Kailangan taasan natin. So, yan. Yan. Ready na natin ikabit mga cowboy. Magkaiwalay lang. Kasi yung isa nito, eh, buhay. Yung isa nito, eh, nasa switch. Yung return. So, kabit natin to. Kailangan natin ng electrical tape. Tsaka flyer. So, tara mga kaboy, splice natin siya. Yan. Kasi kapag teach in yung wire, mahirap kung ganun-ganun, tapos ganun, sakit sa kamay. Yeah, yun yung ano natin, mga galawan, mga cowboy. Ito yung mga splicing natin sa mga ganito, no? Yan. Kailangan na siyakoy din yung ano, insulator. Yan. Na-siyakoy siya. Yan. Tapos pagka-siyakoy na niya, may mga standard dito sa Philippine Electrical Code, no? Kanya nang magka-shockwave na niya, lapit ko yung camera, ha? Yan.
Kapag na-shockoy na siya, na ganyan na, twist natin siya pabali. Tingnan mo. Twist natin siya ng... pag ano. Bago natin siya i-tip. Ayan. Nakalapit yung camera. Ayan o. Na-twist na siya. So, ititip na natin yan. Na-shockoy na siya. Na-twist pa siya. So, matibay na yan. So, elliptical tip. Dito pala, sa likod. Ayan. Sana ito sa pag-tipping. Yung isang switch. Isang linya pa lang ito ha. Dalawa kasi mga kabwe. Ayan. Yung pag-tipping rin natin, no? May standard din sa Philippine electrical code. Plug pass, balik. Reverse na naman. Anan lang, vice versa. Pag ganito, mga ilaw, okay lang kahit di maramihan ng tip. Yan, tama lang yan. Ano yan? So, ganun lang, yung presiso. Kunin ko lang yung isa ulit. Yan lang yung dipping niya. Kunin ko lang to para lagay natin yung ilaw at mapatry natin. Tara! Ito, kagabit na natin. Yan. Tingnan nyo ng mabuti ha. Pagkabit, meron siyang grow, ano na no, lalagyan ng mga ano niya. Ganon. Pag tuslok ko mong ganan, pag tuslok mong ganyan, twist mo. Yan. So, hindi na yan matatanggal. Ganon lang. So, pwede natin siyang ilagay na doon. Sa testing. I-testing natin. Yan mga cowboy, pit na pit. Tingnan nyo. Oh, see? Napakaano niya. Clean na clean. So, testing natin. Ilagay natin yan mga cowboy. Tara. Yan, testing natin siya mga cowboy. Ito yung switch niya. Ayan. Oh. Ganun lang. Oh. Ganun lang kadali. Ang paglagay ng downlight na ilaw na ganyan. Tingnan nyo, 12 watts. Ganyan ka, ano, liwanag ang 12 watts. 2ICR ito mga cowboy. Liwanag yan. Liwanag pa sa sikat ng araw. At kalungkutan ng buhay. So yan mga cowboy, no? Yan na lang yung kulang, yung may coplay tayo dyan. Meron na yan abang. Susun, yan ang nalagay natin. So tapos na siya. Kita nyo na kung paano gawin. Sana nakatulong itong video na ito mga cowboy. So please subscribe dyan at channel na ito. At like and share na rin para meron matuto yung ibang electrician sa mga hindi pa nakaalam kung paano ito mga technique ng ganito. So ganun lang kasimple ang pag-install ng 12 watts downlight fixture. Tara! See you next vlog!